Welcome back dito sa ating channel. So in this video, ito na yung aking another episode para dito sa aking My OFW Days in Papua New Guinea. So guys, excited na ba kayo na malaman kung paano ako nakapunta ng Papua New Guinea? And medyo magkukwento muna ako kung paano ako nakarating sa Papua New Guinea and paano yung naging process ko. Bago ko i-share kung ano-ano yung mga process, kapunta ng Papua New Guinea. Umpisa muna natin, saan ba yung bansang Papua New Guinea? So, yung bansang Papua New Guinea, ito yung colony before ng Australia. So, kung gusto niyo ng explanation, so i-google nyo na lang yan, guys. Basta, as far as I know, dati siya sakop ng Australia. Pero naging independent na yung Papua New Guinea. Other than that, malapit din siya sa May New Zealand. Kung sa Pilipinas, is nasa bandang ano siya, nasa bandang Mindanao. So, nasa ilalim natin ang bansang Papua New Guinea, okay? To be honest, guys, nung una kong pumunta doon, nung una kong nalaman yung bansang Papua New Guinea, kasi nga, dahil nga pupunta ako doon, ni-research ko kung saan yung bansang Papua New Guinea kasi never heard, hindi pa talaga siya naririnig yung bansang Papua New Guinea. Another reason kung bakit ako gumagawa ng ganitong video is to help other people, yung mga coming OFW na papaalis sa atin dito sa Pilipinas na papunta doon sa bansang Papua New Guinea. Kasi nga ako, nung una kong punta doon is medyo curious pa ako na saan ba talaga yung Papua New Guinea? Ano bang klaseng bansa yung Papua New Guinea? Although hindi naman ako kinakabahan doon sa pupuntahan ko kasi alam ko meron naman akong mamimit and meron akong mga kakilala na matagal nang nag-work doon. Kasi I just want to thank din yung mga tao tumulong kung paano ako nakarating ng bansang Papua New Guinea. Hindi niya na itatanong, guys, is mahilig akong mag-discover ng lugar. Mahilig din ako mamasyal. Parang gusto mo bang i-feel yung yung mundo. Gaano kaganda yung mundo, no? Ganun ako. Gusto kong mag-explore. Parang ganyan. And yung pagiging isang OFW. Isa din yun sa pangarap ko na gusto kong ma-experience. Kasi marami na ako napuntahan na country bago ko maging isang OFW. Hindi naman marami. Basta nakakalabas-labas na rin naman ako ng bansa bago ko sinubukan na maging isang OFW. So, since gusto ko nga mag-travel and gusto ko makita yung isang bansa, so, parang yun yung way ko. Para ma-feel ko talaga yung country, kung ano yung pamumuhay meron sila. Kasi, once na nag-tour ka lang, ganyan, kumbaga saglit lang yung experience mo, like 3 days, 2 nights, so, very short lang yung period mo na mag-i-stay ka dun sa isang lugar. Thank you din talaga kasi nga naging isang OFW ako and ngayon, feel na feel ko kung ano yung experience na malayo ka sa pamilya mo at wala ka sa bansa mo. Medyo konting kwento lang paano nga ako nakarating doon. So, baka mainip kayo, guys. Hold on lang. Kasi medyo interesting tong topic natin today. So, during that time, before ako magpunta ng Papua New Guinea, currently working ako. So, I have 2 office mates. Isang girl, isang boy. And then, si boy, meron siyang kapatid na nag-work sa Papua New Guinea for a very, very long time. So, ang tagal niya doon. Basta more than decades na nandun siya. So, yung kapatid niya na yon, may kakilala na employer doon sa Papua New Guinea na nangangailangan na mag-handle sa admin and accounts nila. So, itong si girl na ka-office mate ko, close siya sa akin and alam niya na gusto kong mag-OFW or mag-abroad, mag-work abroad. And then, ito naman si office mate boy, naghahanap siya ng marirefer sa kuya niya na gustong mag-work abroad. And then, ito naman si office mate boy, nakausap itong si office mate girl na kung sino siguro yung gusto mag-work abroad. And then, yung field ng work, kung ano yung status.
And then, eto si girl, nasabi, nabanggit yung name ko na, ganun, si ano, ganyan, gusto mo work. And then, eto si office mate boy, tinawagan ako. And then, inasa ko na ganito, ganyan ang offer, ganyan ang procedure, ganito yung status ng employment mo. Naintindihan niyo ba, guys? So, kung hindi niyo naintindihan, just comment down below, ha? Nasagutin ko kayo sa comment section. And then, noong time na yon, medyo nagkaroon ako ng interest. No? Sabi ko, wow, sige, try ko nga, ganyan. Kasi nga, yung brother niya is more than decades na nag-work sa Papa Divino. So, sabi ko, why not? And then, ito rin si office mate boy. And then, yung wife niya, papunta rin ng Papa Divino. So, parang naano din ako na umalis din. Kasi nga, kumbaga lahat sila is papunta doon. So, parang medyo kampante ako na pumunta doon. So, ayun nga, di nagkaroon kami na ng communication ng brother niya na nandun na sa Papua New Guinea, and then I submit my resume. And then, yung brother niya na nandun sa Papua New Guinea, sinabit yung resume ko sa employer na kakilala niya. Yun yung naghahanap na Filipino expat para humawak dun sa accounting and admin nila. So, next step is, nung okay na sa employer, si employer naman, nagpadala sa akin ng contract. Through agency. May agency din na naghahawak doon sa bansang Papua New Guinea. So, sila yung magpo-process na authenticated contract of employment, and then meron mga attachment na visa and so on and so forth. At so, yun yung naging start ng processing ko. Doon sa employer na kausap namin. So, habang pinaprocess yung aking papers, so, ang communication namin is through email. So, nung nasend ko na yung resume ko sa kanila, so, naghintay lang ko ng mga ilang weeks, and then, pinadala nila sa akin yung contract. Hindi pa siya authenticated, guys, ha? Pero, contract pa lang na kailangan kong isan. So, ayan. Papakita ko sa inyo, guys. Ito yung contract ng Papua New Guinea na pinadala sa akin. So, yun ang process nito is agency doon. So, ito yung authenticated yan. Ito siya. And then, ito yung contract na pinadala nila sa akin via DHL. So, naka-DHL siya na dumating sa akin. So, ayan. Ito siya. And then, nakalagay yung details kung ano-ano yung mga agreement namin. So, ito pa lang muna yung pinadala sa akin. So, itong page na to. So, the rest, yung mga other documents na kailangan para dito sa authenticated, hindi pa siya kasama. I need to sign dito sa contract together ng sign ng employer ko doon. So, ayan. So, nung sinend nila to sa akin, nung dumating to sa akin, pag-open ko ng letter from them, is meron ng sign. Ayan, ng employer doon. So, what I did, since pinadala nga nila to sa akin para mabasa ko yung contract, sinign ko din. Yun ang instruction nila sa akin, isign ko din yung contract dito. And then, what I did, sinend back ko sa kanila. Pinadala ko ulit sa kanila. Para naman, ma-process itong isang buo na to. Kasi itong isang buo na to, guys, is kakailangan ninyo para makapag-process kayo ng visa dito sa Pilipinas. Okay, gets niyo, guys? Kung medyo hindi maganda yung pag-explain ko, comment down below, guys, ha? Kasi, pasensya na. Alam ko rin naman na hindi ako maganda magpaliwanag. So, ayun. So, yun nga. So, after ko naman mapadala yon dun sa kanila, inintay ko naman ulit. Kasi, I have to wait itong isang buo na to na authenticated ng Embassy of Papua New Guinea. Hindi ko alam kung saan sila nagpa-authenticate neto, pero may nakalagay kasi na Embassy of Papua New Guinea. So, hindi ko na sure kung sino ang naglagay ng red ribbon. Kasi, nung pinadala ko yung contract ko doon,
And then, sinend back ulit nila sa akin ito. Ito na yung pinaka-final na kailangan natin para makapag-apply tayo ng visa is, yan, kailangan authenticated yung next na marireceive natin. So, nung pinadala ko yun sa kanila, nag-intay ulit ako ng mga 2 to 3 weeks bago ko ma-receive itong pinaka-authenticated talaga na contract. Kasama yung mga other documents ng company, ganyan, resume ko, nandito din yung resume ko, maintenance guarantee, passport, and so on and so forth. So, hindi ko na masyado i-elaborate, guys. Basta, once na magpo-process kayo ng visa nyo dito sa Pilipinas, is kailangan nyo itong authenticated contract from your employer. By the way, yung aking palang status of employment is direct hire ako. So, kaya ako yung magpo-process. Sabihin, pag direct hire ka, ikaw mismo ang magpo-process ng mga documents mo. Since direct hire ang status ng employment ko sa kanila, ako yung magpo-process ng mga papers ko from embassy, medical na accredited nila. Tapos, yung sa POEA and sa pagkuha din ng OEC. Even yung sa mga authentication ng birth certificate, certificate of no marriage, tapos diploma, transcript of record, ganyan. So, ikaw na rin lahat, as in lahat ikaw talaga. Kasi nga, direct hire ka. So, ibig sabihin, hindi agency yung magpo-process ng papers mo kasi direct hire ka nga. So, to be honest, medyo matrabaho yun kung hindi ka sanay mag-asigasa ng mga papeles. Pupunta ka sa embassy para i-check yung current requirements nila. And then, ikaw din ang magpa-process sa medical nila. Yung medical, guys, medyo matagal. So, siguro mga 1 week or more than a week siguro yung processing ng medical. Tapos sa POEA, syempre, pupunta ka dyan para magpa-seminar ng PIDOS and kumuha ng OEC. So, dun mo din siya kukunin, guys. So, medyo matrabaho. So, pag ganun-ganun kayo, patalon-talon kayo. Imagine yung embassy is nasa Makati and then yung malapit na accredited medical nila is malapit lang naman doon pero medyo malayo-layo din ang distance pero around Ayala din. Then pumunta kayo ng POEA para magpa-schedule ng PIDOS nyo. Tapos may mga isasubmit din kayo requirements. Tapos siyempre pipila kayo, abutin kayo na maghapon. So kung hindi kayo masyado matyaga mag-process ng mga documents na ganyan, so medyo mahihirapan kayo. But kung interested naman talaga kayo mag-abroad, so, talagang matsatsaga nyo siya, guys. So, yun na nga, guys. So, after ko na ma-process lahat, as in, fully accomplished ko na yung mga documents na kailangan ng embassy. And then, nakakuha na rin ako ng OEC. Kasi, guys, yung OEC is kailangan nyo pagkalalabas kayo ng bansa. Especially, you are a OFW. So, kailangan hawak nyo yun. So, on my next video, guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng mga documents na kinailangan natin. Like yung mga authenticated, PIDOS, OEC, sa mga hindi pa nakakaalam ng mga bagay-bagay na yan. So, this video is very helpful para sa inyo kasi nga, makikita nyo, malalaman nyo kung ano itsura and sana itong video na to makatulong talaga sa inyo. Yan na nga, after nyo ma-accomplish lahat ng mga documents nyo, kailangan i-notify nyo naman si employer na okay na yung docs nyo na hanggang sa OEC nakakuha na kayo kasi yun ang isa pang sobrang importante paglalabas kayo ng bansa kasi hahanapin nyo sa inyo ng immigration. So, once na na-notify nyo na si employer, so yun na yung arrangement ng ticket nyo papunta dun sa bansang Papua New Guinea. So, yun yung naging process ko. Pero depende yan sa inyo, guys, kung ano arrangement ng employer nyo. Kasi sa akin, through email lang sila nag-book from Papua New Guinea and then sinend lang din sa akin through email yung ticket. Yung pinaka electronic ticket. And then, print ko lang dito sa Pilipinas, and then yun yung pinakita ko sa airport.
Ako talaga lahat, guys, ang nag-process nun. Kaya may vlog ako nung last year sa may Papua New Guinea Embassy kasi nga, pabalik ako. Yung parang second contract ko na yun, kaso hindi lang natuloy. But anyway, okay lang naman yun kasi I have a very important dito na ginagawa sa Pilipinas. Kaya okay lang yun. Na-share ko lang naman na yun yung nangyari. Yun lang muna guys. Yun lang yung naging process. Sa next video natin, ipapakita ko sa inyo kung ano-anong laman na itong authentication ng embassy ng Papua New Guinea tsaka yung mga other documents na OEC, PIDOS, ganyan. Ipapakita ko naman sa inyo yung current na requirements. And then, isha-share ko din sa inyo kung ano yung mga naging requirements ko nung time naman na umalis ako. Kasi, nung umalis kasi ako, that was 2013. So, tingin ko medyo, so tingin ko may siguro, may konti silang changes. Hindi ko pa rin masabi. But, let's see guys kung ano yung mga requirements nila. So, pati yung mga documents na naitago ko, ipapakita ko rin sa inyo yon. So, hanggang dito muna itong video natin kasi pagka sinama ko yung mga requirements is baka humaba na itong video natin. So, yun yung kwento everyone kung paano ako nakapunta ng Papua New Guinea. So, referral and then direct hire yung aking employment. Then, pre-nasis ko yung papers ko. And then, ayun na, fly to Papua New Guinea. Also, yung arrangement pala ng aking employer, lahat ng gagastusin ko dito, lahat ng processing na gagawin ko dito, is i-reimburse nila. So, yun pa yung isang kagandahan doon kasi kasama sa arrangement namin, lahat ng mga papers na prenasis ko, lahat ng mga authentication, medical, OEC, yan, ni-reimburse nila yan. Even nga yung overbaggage ko, nung dumating ako sa Jackson International Airport, nirefund nila yon kasi mabait yung airlines dito sa atin. Medyo excess ako ng konti. So, hindi na ako pinabayad. So, pagdating ko doon sa connecting flight, pinagbayad ako. Kasi sasakay pa ako ng isang plane papunta naman sa Madang Province. So, ayun. Anyway, thank you so much kasi nirefund nga yung aking mga processing. So, thank you so much guys for watching. I hope you like this video. And sana subaybayin nyo tong ating another episode ng ating channel. And sana maging helpful itong video na to. Kasi alam ko nga, very rare ang nag-vlog na mga Filipino para dito sa country na to. So, if you like this video guys, please give me a thumbs up. And if you have suggested videos or if you have questions, just comment down below para on my next video, mapag-usapan natin sila. Alright? And kung hindi ko pa nakasubscribe sa akin channel, please don't forget to click the subscribe button, pati na rin yung notification bell sa gilid ni subscribe button para every time na meron akong bagong videos na kagaya nito, lagi kang updated. So see you guys on my next video. Bye!